Poong Jesus Nazareno, awit at papuri, alay namin sa iyo, dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva Poong Jesus Nazareno. Tayo ngayon ay mag-ibon, sambahin ang buon. Magdiwang tayo sa ating debosyon, punihin ang Panginoon. Diba po ang Jesus Nazareno, awit at papuri, alay namin sa iyo. Dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva Poong Jesus Nazareno. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha kong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ng iyong anak ang krus at kamatayan upang ang sangkatauhay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob na ginanap ng iyong anak ay mapaging dapat nawang aming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Maupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Daniel. Akong si Daniel ay nakakita ng isang malaking dagat na binabayo ng malakas na hangin kabi-kabila. Mula sa dagat ay may lumitaw na apat na iba't ibang dambuhala. Ang una ay parang leon, ngunit may pakpak ng agila. Nabunot ang mga pakpak nito. Umangat ito sa lupa at tumayong tila tao. Binigyan ito ng isipan ng tao. Ang ikalawa naman ay mukhang oso. Ang dalawang paa lamang nito sa huli ang inilalakad at may kagat pang tatlong tadyang. May tinig na nag-utos dito. Sige, magpakasawa ka sa karne. Ang ikatlo ay kawangis ng leopardo. Ito'y may apak na pakpak at sa likod, apat ang ulo at binigyan ng kapangyarihan. Pagkaraan, nakita ko ang ikaapat na hayop. Nakatatakot itong tignan at mukhang napakalakas. Bakal ang ngipin nito at tanso naman ang mga panga.
Niluluray ng bibig nito ang anumang makagat at tinatadyakan ang matitira doon. Kaiba ito sa tatlong nauna, pagkat ito'y may 10 sungay. Pinagmasdan kong mabuti ang mga sungay at nakita kong may tumutubo pang isa. Ang tatlong sungay ay nabunot upang magkaroon ng puwang ang sungay na tumutubo. Ito ay tulad ng tao, may mga mata at bibig. Nakapangingilabot ang sinasabi nito. Habang ako'y nakatingin, may naglagay ng mga trono. Naupo sa isa sa mga ito ang isang nabubuhay magpakailanman. Kumikinang sa kaputian ang kanyang kasuotan at parang lantay na lana ang kanyang buhok. Ang trono niya'y nagniningning. Ang mga gulong nito ay apoy na nagliliyab. Waring agos ng tubig ang apoy na bumubunga mula sa trono. Ang naglilingkod sa kanya'y 1,000,000 bukod pa sa 1,000,000,000 nakaantabay. Humanda na siya sa paggagawad ng hatol at binuksan ang mga aklat. Dahil sa kakilakilabot na mga bagay na sinasabi ng sungay, naakit akong manood hanggang sa mapatay ang 4 na hayop at ihagis sa apoy. Yaong ibang hayop ay inalisan ng kapangyarihan, ngunit pinanatiling buhay ng kaunti pang panahon. Patuloy ang aking pangitain. Ang nakita ko naman ay isang tila taong nakasakay sa ulap. Bumaba ito at lumapit sa nabubuhay magpakailanman. Binigyan siya ng kapamahalaan, ng karangalan at ng kaharian. Siya ay paglilingkuran ng lahat ng tao, bansa at wika. Ang pamamahala niya ay di matatapos at hindi mawawasak ang kanyang kaharian. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Dakilait papurihan ang puon magpakailanman. Dakilait papurihan ang puon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, mga bundok at mga burol. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang puon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, lahat ng tumutubo sa lupa. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang puon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, mga bukal ng tubig. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang puon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, mga dagat at mga ilog. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang puon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, mga balyena at lahat ng nilikhang nasa tubig. Awitan siya ng papuri
at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang poon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, lahat ng ibon sa himpapawid. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang poon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, mga kawan at mga maiilap na hayop. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang poon magpakailanman. Magsitayo na po ang lahat. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Naririto malapit na ang kaligtasang pag-asa upang ating matamasa. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad ang isang talinhaga, "Tignan ninyo ang puno ng igos at ibang punong kahoy. Kapag nagdadahon na ito, alam ninyong malapit na ang tag-araw. Gayun din naman, kapag nakita ninyong nangyayari na ang mga ito, malalaman ninyong malapit ng maghari ang Diyos. Tandaan ninyo, magaganap ang lahat ng ito bago mamatay ang lahat ng taong nabubuhay sa ngayon. Mawawala ang langit at ang lupa, ngunit ang mga salita ko'y hindi magkakabula." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maupo muna po ang lahat. Saan mo sinasalig ang pag-asa mo bilang isang Kristiyano? Kanino ka umaasa? Saan ka umaasa? Ano ang ugat ng iyong pag-asa? Kasama po ng ating buhay Kristiyano ay ang paglago natin sa pag-asa. Pero minsan, no, yung pag-asa natin ay naikakabit natin sa maling tao o bagay. Iniisip natin na magiging masaya tayo kung nasa iyo ang latest gadget. Kung bumili ka na ba ng iPhone 15? Tingin mo magiging masaya ka. Pero next year, pag lumabas yung 16, bibili ka na naman. Baon ka na naman sa utang. Hindi pa nga fully paid yung 15 mo, bibili ka na naman ng bago. Minsan, iba sa atin, nilalagay ang pag-asa o ang kanyang kasiyahan sa itsura. Magkaroon lang ng konting pimple, pangit na siya. Tingin niyo, hala, hindi na ako maganda, hindi na ako mukhang tao, dami kong may pimple ako, isa sa ilong. Para akong si Rudolph. Kaya yun, nagtatago na, nahihiya na. Yung iba, pag nauubos ang buhok, ang tingin, hindi na ako pogi, nawawala na. Kaya,
Anong gagawin? Magpipilo ka. Tanggapin mo na lang na umaangat at umaatras na ang dalampasigan sa dagat. Eh, ganun naman talaga eh. Nagbabago. Sabi sa Ebanghelyo natin, sinabi ni Jesus, mawawala ang langit at ang lupa. Everything can change. Yung timbang mo, pwedeng magbago. Pwedeng makisig ka ngayon. 2 years, 3 years from now, mukha ka ng bote ng Coke. Pwede rin naman, no? Bote ka ng Coke ngayon, 1.5, magiging slim ka naman, no? Pabago din naman. Pero kung doon natin lalagay ang pag-asa natin, para lang tayong humahabol sa isang bagay na hindi natin makakamit. Lagi tayo merong feeling na parang laging may kulang. Hindi ako makontento sa buhay ko ngayon. Patuloy kang habol ng habol. Patuloy kang hanap ng hanap. Mapapansin mo na lang, mapapagod ka sa kakatakbo at kakahanap. Pero sa ating mga Kristiyano, kanino natin inahalagay ang pag-asa natin? At syempre, ilalagay natin sa isa na hindi magbabago, hindi matitinag. Doon mo ilalagay ang pag-asa mo. At sa atin bilang Kristiyano, kanino? Sa ating mga deboto na mahal na pong Jesus Nazareno, kanino? Saan? Eh kay Jesus mismo. Kung kay Jesus natin ilalagay ang ating pag-asa, kahit saan tayo ngayon, nagiging buo tayo. Nagiging buo tayo bilang isang Kristiyano, nagiging buo tayo bilang tao. Dahil pag si Jesus ang sinusundan natin, nagkakaroon ng kabuluhan ang buhay natin. Hindi ba? Pag si Jesus mismo ang sinusundan natin, may kabuluhan ang buhay natin. Kaya ang bawat pagsisikap natin, ang bawat pagtsatsaga natin, may kahulugan sa atin. Dahil malinaw sa atin ang sinusundan natin. Si Jesus naman hindi pinapangako na lahat magiging madali para sa atin eh. Kung ganoon ang iniisip mo na pag sinundan mo si Jesus, lahat magiging madali, teka lang, wala sa disclaimer yan. Ang disclaimer, pag sumunod kay Jesus, makakaranas ka ng hirap at pag-uusig. Kung babalikan natin ang mga nakaraang ebanghelyo, dadaling ka sa hukuman dahil sa pananampalataya. Uusigin ka. Yun yung disclaimer pag susunod kay Kristo. Pero, buo naman ang buhay mo. May kabuluhan ang buhay mo. Ganap ang buhay mo. Dahil ang taong sumusunod kay Kristo, nakaugat ang buhay niya sa salita ng Diyos. At sabi ng Ebanghelyo natin, mawawala ang langit at ang lupa, ngunit ang mga salita ko'y hindi magkakabula. Pwedeng lahat sa paligid natin ay magbago. Pero kung kay Jesus natin ikakabit o iuugat ang ating pag-asa at pananampalataya, magbabago ang lahat, pero ang salita ng Diyos ang siyang matitira. Ngayon, saan mo gustong ilagay ang pag-asa mo? Sa bagay na pabago-bago at tila'y habol ka ng habol? O sa isang salita na mawala na ang lahat, yun lang ang matitira. At sana sa atin bilang mga Kristiyano, lalo na sa ating pagninilay ngayong unang Biyernes ng buwan, na lumingon at
at buksan ang tenga sa salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos na hindi magkakabula. Ang salita ng Diyos na lagi nariyan at nagbibigay buhay para sa atin. Doon tayo kumapit. Doon tayo humugot ng pag-asa. At kung yun po ang gagawin natin, buo at ganap ang buhay natin. Dahil kay Jesus tayo nakakapit. At ang kumakapit sa Diyos, hindi nabibigo. Amen. Tumayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, idulog natin sa mahal na pong Jesus Nazareno ang ating mga kahilingan. Taglay ang matibay na pananampalataya ng kanyang pagka-Diyos, ang tapat na pag-asa sa kanyang kapangyarihan, at ang maningas na pag-ibig sa kanyang puso. Ang ating itugon, mahal na po ang Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Mahal na po ang Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang Eukaristiya na ating tinatanggap sa komunyon at inihahandog sa misa bilang alaala ng mga hirap ng mananakop ay magdulot sa atin ng wagas na pagmamahal sa Diyos at sa kapwa. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang panalangin ni Jesus Nazareno sa halamanan ng Getsemani, na dito'y pinawisan siya ng dugo, ay maghasik sa atin ng pagkahilig sa panalangin na siyang mabisang lunas sa lahat ng karamdaman ng tao. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang kanyang koronang tinik, damit na purpura at krus, ay magpaalaala sa atin na ang kanyang mga aral at simulain bilang hari ng sanlibutan ay dapat maghari sa ating isipan, angkan at lipunan. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang sa bisa ng kanyang pagpapasa ng krus sa mga lansangan sa Jerusalem, ay matuto tayong makiramay at makihati sa mga kahirapan at tiisin ng kapwa. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang tulungan tayo ng mahal na Birhen, ina ng hapis, na maging tunay na larawan ng kanyang anak sa isip, wika at gawa, nang sa gayon ay makamit ang ating kahilingan sa poong Jesus Nazareno. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Ama naming mapagmahal na ahayag sa salita, gawa, buhay at kamatayan ng iyong anak na ang Diyos ay pag-ibig. Maipahayag dinawa namin ang katotohanan ito sa pamamagitan ni Jesus Kristo, Panginoon namin, magpasawalang hanggan. Amen. Maupo muna po ang lahat. Jesus Nazareno, maririto kami sa harap mo. Anak at tinapay-alay namin sa iyo mula sa tangkay ng ubas at butil ng trigo, upang maging dugo at katawan.
Tumayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, maganap nawa ang paghahain ito na sa dambana ng krus ay siyang pumawi sa kasalanan ng buong mundo, sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Iyong ipinasyang sa kahoy na krus, ang sangkatauhay tubusin ni Jesus. Sa punong kahoy nagkapuwang ang kamatayan, sa kahoy na krus, itinanghal ang pagkabuhay. Sa punong kahoy na naig ang sumuway sa iyo. Sa kahoy na krus, siya'y nadaig ng masunuring anak mo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santo. Panginoong Diyos ng mga hukbo. Ang langit at lupa, kadamita at po. Sana o sana sa kaitaan, saan pinagpala ang naparirito. Sa ngala ng Panginoon, o sana sa kaitaan. Lumuhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng Tanang Kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Tumayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kaming nagpapasalamat dahil kami iyong pinarapat na tumayo sa harap mo
para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Kayo'n din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Manamig suma sa langit na sambahin ang malang mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng inihiling namin kami adya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo,
magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Maasa
Patnubayan niyo po nawa't gabayan ako. Tas sa kapahamakan at tiyak na kamatayan, huwag po ninyo kami pababayaan. Kung Jesus Nazareno, kay buti mo sa hirap at sa ikay kasama ko. Ang samo ko dasal sana'y pakinggan mo nang mapawi ng mga paghihirap ko. Poong Jesus Nazareno, salamat po. Ang iyong pagmamahal ay nadarama ko ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Magkakaroon po tayo ng second collection para sa Disaster and Relief Fund na ipinantutulong ng ating simbahan sa mga naapektuhan at nasalanta ng mga sakuna at kalamidad. Tumulong po tayo. Sa sarili lamang, walang sino man ang mamamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipo ng Diyos ang kapiling niya. Available pa rin po ang ating official na kalendaryo 2024. Maaari kayong magtungo sa Finance Office. Ang oras ng Finance Office ay ang mga sumusunod: kapag Lunes hanggang Webes at Sabado, 8 a.m. to 5 p.m. Kapag Biyernes at Linggo, 5 a.m. to 8 p.m. Meron po tayong mga booth na malapit sa BPI Quezon Boulevard entrance at Cardinal Sin Building. Kasabay po ng pasasalamat ng Basilica Menor at ng Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno sa inyong mga tulong at kabutihan, ay muli naming panawagan ang inyong donasyon tulad ng bigas, noodles, delata o canned goods,
instant coffee, sabong panligo at panlaba at bottled water para sa patuloy nating pagtulong sa mga kapatid nating higit na nangangailangan, lalo na sa panahon ng kalamidad at sakuna. Maraming salamat po sa inyong suporta. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Panginoong Hesukristo, kaming nagsalo-salo sa banal na pakikinabang, ay nakikiusap sa iyo na ang mga nasa gip ng kahoy na krus na nagbibigay buhay ay iyong ihatid sa pagkabuhay sa kaluwalhatian, sapagkat ikaw ang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Baspasan din po ninyo ang mga may daladala nilang imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, na may maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang iibigin at pagdilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama, at ang Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Umayo kayo, taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nazareno, minulwalhati ka namin.